What a funny thing. What? Inaakusahan mo ako na ang Diyos ko ay demonyo? All your, those words you uttered refers to you. Yes, describes you. Ikaw yung demonyo, ang Diyos. Bakit? Dahil ang Diyos mo ay pera at demonyo. So, yun, ikaw yun. Ang sinungaling, ikaw yung sinungaling, hindi ako. Okay? Unang kasinungalingan mo, ang sabi mo, yung sa printer na pinamimigay nyo, ang sabi mo, list lang ang kailangan mo, hindi. Nagpapapirma ka ng solicitation sa mga kapitan. And you keep on denying it, sabi mo, lista lang, mayroon kaming kopya na pinapapirmahan mo yung kapitan. Diba? Yun. Ikaw ang sinungaling. Number two, ang kasinungalingan mo. Yung previous, ano mo, video mo, yung two videos before today, before your video today, ang sabi mo na, ano daw, you are not associated with your evil mayorable. You are fooling yourself. You cannot fool us. Diba nangangampanya ka pa nga eh? Diba? Kaya mo nga sinisiraan si mayor dahil related ka sa kanya. Dahil kinakampanya mo niya. And then you are telling us you are not associated with evil mayorable. Diba? Yung mga name of employees na hinighlight nyo yung surrenders, di ba galing yun kay evil mayorable? Sinend lang sa'yo? Oh. Kahit magsinungaling ka sa mga tao, hindi mo na mauuto ang mga tao. Or sabihin natin, mauuto man yung mga tao, hindi mo mauuto ang Diyos. Alam ng Diyos kung anong tunay mong pagkatao. Kung sino yung evil sa atin. Pangatlo mong kasinungalingan. You keep in telling me na yung issue na nagnakaw ako sa Yuki ng cellphone comes from my ex-husband. Reliable source. The fact na yung binayaran mong bakla na nag-interview sa ex-husband ko, klarado, nagsabi yung ex-husband ko na wala siyang alam, ngayon lang niya nalaman yung issue na yan na nagnakaw daw ako ng cellphone sa Yuki. Di ba nagalit ka sa ex ko? Dahil nang malaman ng ex ko na binidyo pala siya habang ini-interview siya ni bakla, yung kasama niya nagbibidyo sa kanya, sinugod ng ex-husband ko. O, tapos binantaan mo yung ex-husband ko, nakakasuhan mo ng trespassing. O, di ba? Tapos inuutusan mo yung ex-husband ko na aminin daw na nagnakaw talaga ako ng cellphone sa Yuki. Hindi pa nga ako nakapunta ng Yuki. At paano malalaman ng ex ko kung saan-saan ako nagpupunta? 13 years na kaming hiwalay. O, nagtataka nga ako bakit nagsorry siya sa'yo dahil hindi marunong magsorry yung ex-husband ko. Pero naintindihan ko siya dahil natatakot siya na gawin niyo sa kanya yung ginawa niyo kay Roxanne. Kaya, to stop the fire, nilunok niya yung pride niya at nagsorry na lang sa'yo kahit labag sa kalooban niya. The video will tell kung sino yung sinungaling sa atin. And then you're accusing me sinungaling. Tapos nag-mention ka pa ng Bible verse na John chapter 9 verse 31. Nandito yung Nasir. Sabi dito, now we know that God heareth not sinners. So, hindi pinapakinggan ni Lord yung dasal ng sinners. Why do you think of yourself you're not a sinner? Mas kalaki na yung kasalanan mo sa akin eh. Ang pagputa ka lang, nagputa ka. Oh, malaking kasalanan yan. And then you're pretending yourself, you have no sin? You are hypocrite. Let's continue. Sabi dito, but if any man be a worshipper of God and doeth his will, him be heard. So, it means, kung ang tao daw ay sumunod lang sa Diyos, mag-worship sa Kanya ng totoo, at sumunod sa mga utos niya dito sa Bible, it will be heard. So,
Ikaw ba sumusunod sa utos ng Diyos? Ha? Di ba? Nandun golden rule yan. Do not do unto others if you do not want others do it unto you. So bakit ginagawa mo sa amin ito? Ano kaya kung gawin yan sa iyo? Anong feelings mo? Ha? Anong feelings mo? Akusahan mo ng corruption si mayor? Ha? Hindi ka nga ano? Hindi mo ba alam? Yung sinasabi mong mayorable, yun ang may corruption. Hmm? Ilalabas ko na lang yan kung malapit ng election. Kala mo, wala akong alam. Kung talagang nagjudyos ka, hindi ka dapat masaya yung kung ang kalaban mo ay may problema. It is stated in the Bible, Proverbs chapter 24, verse 17 to 18. Rejoice not when thine enemy falleth, and let not thine heart be glad when he is stumbled. So, hindi ka dapat maging masaya kung na-COVID man yung mga kaibigan ko. Malay mo, sa huli, ikaw pa lang yung magka-COVID at bigla kang mamatay. Ayan. Andito, lest the Lord see it and it displease him and he turned away the wrath from him. Kumbaga, tinatanggal ni Lord yun. Kasi natutuwa ka na nagka-COVID sila. They will, they can recover. They will be cured. So, malay mo, pag ikaw yung na-COVID, dur-diretso ka na, patay. At bakit mo laging ina-appeal yung inaapi mo? Kumbaga, sinasali mo lagi yung anak ng kalaban mo, yung sanggol na walang kamalay-malay. That's evilness. Then, pilit mo ginigiit sa akin na yung diploma ko sa rekto. Excuse me. Inuulit ko, mapera ka, diba? Magbayad ka sa bakla na nag-interview sa ex ko. Papuntahin mo sa DIWO. Graduate ako sa DIWO. Papuntahin mo sa LIT na mismo EBSO na ngayon. Doon ako nag-aral ng BS and supplemental ko. At papuntahin mo sa PRC. PRC holder ako. Teacher's Board Passer ako. Manigas ka. Tapos sasabihin mong sarito. Punta ka ng Maynila. Doon ako nag-aral ng law. Ha? O, sige. Kung china-challenge mo ako, nilalait mo yung English ko, barok-barok. Mas barok-barok ang English ng evil memorable mo. Dahil hindi nga siya makapag-compose ng communication ng pure English. Dahil ang English ng evil memorable mo ay parang telegrama. O, di ba? Ikaw nga, kahit dyan ka naglumaki, wrong grammar ka rin eh. Pakinggan mo yung mga video mo, yung mga English mo. Kung talagang nagmamagaling ka, you're competing yourself to me. O sige, magpa-IQ test tayo. Current events, or whatever ang topic. Essay type, written, and oral. Tayong tatlo, kung sino yung makaka-answer sa atin. Ha? Kung sino ang mas barok-barok ang English. Hindi naman ko sinasabi na magaling ako masyado eh. I admit mayroon akong mga wrong grammar because I'm not an English major. Oh, marami ng mga attorney dyan na mga engineer niyan, barok-barok ang English eh. Oh, ang magaling lang mag-English na sasabihin natin complete ang grammar nila, talagang check, malaking check. Perfect. Ang mga English major, ang mga teachers, medyo mas magaling sila mag-English sa atin. Dahil yun, araw-araw, lagi yung inaano nila. Siyempre, nakakahiya naman kung yung principal ay mas magaling pa mag-English yung estudyante niya o yung teacher mas magaling pa mag-English yung student niya. Diba? Oh, yun. The fact you are keep on competing yourself to me, it's a sign of insecurities. Inggit ka sa akin, di ba? Lagi mong ginigit sa akin na nakakahiya naman. Inaangat mo yung sarili mo. Ikaw lang nagsasabi na magaling kang sumayaw. ask your friends who were my classmates.
kung paano ako sumayaw. Dance troupe ako, elementary hanggang nag-high school ako. Nung elementary, lagi akong leader sa playground demonstration namin. High school ako, jazz, dance troupe ako. Tingnan mo na lang yung galaw mo at galaw ko. Lagi mong kinukumpetensya, di ba? Nakakaya naman, ikaw mismong nag-aangat sa sarili mo. Ako, hindi ko inaangat yung sarili ko. Lagi yung sinasabi, let the people judge us. Lagi mo rin nilalait yung kanta ko, ha? Na mas magaling yung utot mo. sarili mo, hindi ka marunong kumanta. Oh, di ba? Kahit mag-trying hard ka, mag-live stream ka, nagla-live stream ako na kumakanta. Oh, baka nga, magtakbuhan yung mga daga, mga tao, baka lumindol pag ikaw ang kumanta. See? You know why I love TikTok? Because, I can use my talent in singing, dancing, and acting. Hindi ka nga marunong umarte, di ba? At ginigit mo sa akin na backstage ako sa Asia Got Talent. Hello. Kahit backstage ako, I'm still proud of it. Bakit? Ang makapasalang lang, makag-perform doon, swerte ko na. Dahil marami, more than 6,000 people ang nag-audition dito sa Pinas at doon sa Singapore. Doon ako nagpa-audition sa Singapore. Inuulit ko, tatlo lang kaming Pinoy na nakapasok sa Singapore. Nang ano na yun. At least, kung nag-ano man ako, na-backstage ako, okay lang. At excuse me, sinungaling ka, hindi ako kumanta doon sa Asia Got Talent. Acting yung inano ko. Kaya lang, ayaw nila ng ganun, yung role na parang baliw. So, binash ako. But the fact nga nakasali ako, yung passport ko may tatak na Asia Got Talent performer. It's an honor. It is a prestigious event. Naranasan ko kung paano maging celebrity. Kasi nagtitaping kami eh, kung anong ginagawa ng mga artista. Yun, base, balik, ganun. Oh, ikaw naka-experience ba? Hindi. Kahit anong sabihin mo, aminin mo man o hindi, insecure ka sa akin. Ikaw ang inggit na inggit sa akin. Have self-reflection. Kung mayroon ka bang karapatan na laitin ako, kahit yung itsura ko. Oh, sige nga, ngayon hindi ako naka-filter, walang microphone. Live ito. Kumbaga, sa cellphone ko lang to. Madalas naman ako mag-live, makikita mo naman yung sarili ko. Ito yung mukha ko. Wala akong makeup, lipstick lang. Yung, kunti na nga lang yung lipstick ko. Oh, tingnan mo, ikaw may mapa ka dito. Ako wala akong mapa, makinis yung mukha ko. Walang katulad mo na parang may mapa ng mundo. Excuse me, at mahiya ka naman sa balat mo. Ha? Kutis artista ko. Ikaw, kutis katulong. Palibasa. Basurera ka. Siguro, amoy basura ka. Ikaw lang ang milyonaryang basurera. Gusto mo nang palait-lait tayo? O sige, pinagbibigyan kita. Yung mani mo, uling na yan. Yung kilikili mo, maitim. Pinakita ko yung kilikili ko, maputi. Actually, ayaw sana kitang patulan. Pero hindi naman ako papayag, natatapak-tapakan mo lang ako. You are contaminating my soul. Kaya nga nahihiya na ako magsimba doon sa church namin. Kasi nahihiya ako kay friend ko si pastor. Alam ko, nababasa niya, na nakikita niya yung mga, yung mga videos ko na ganito. But I still believe I am fighting for the righteous people. Kayo, naninira kayo. Evilness yung sa inyo. Sige, try to poison again and again the minds of people. Pero, ito lang masasabi ko. I will open the minds of people na hindi maniwala sa inyo.
And I know they will believe me. Oh, bakit hindi mo ilagay na yung picture ng evil memorable mo? Tingnan natin kung maraming mag-like, maraming mag-comment na nagsusupport sila na mga taga-Tanawan. Be sure na mga taga-Tanawan ang mag-comment at mag-like, hindi yung mga paid trolls mo. Again, nagyabang ka na naman ng mga design, hindi mo nga makayang mag-livestream. Maniniwala ako na magaling kang mag-design kung magla-livestream ka na sa computer mo na walang design, blank page. Tapos ilang oras, kahit mag-one hour ka, kasi or 30 minutes, kung kaya mo mag-design, na, kasi nagyayabang ka na mas magaling ka sa anak kong architect eh. Inuulit-ulit ko, yung kayabangan mo, para ka lang lata na walang laman, dahil ang utak mo tai. Brainless ka. It's my time to sleep, so I better sleep now. Kaya, manigas ka, evil lady. Mamatay ka sa inggit, at pag nakatiming na naman ako nagla-live ka, makaka-report ako, hindi ka na naman makakapag-live. Siguro nagla-live ka, hindi mo na pinapublic para hindi ko makikita, para hindi marireport. Anyway, your evilness will end soon. Inaantay ko lang yung actions ng sinumbuhan ko. Uli, nananawagan ako sa mga bungtuhanon ng Tanawan. Please, 0 vote for the mayorable of this evil lady. Kasi hindi pa nga sila nakaupo. Akala mo kung umasta kung sino na magpapa-imbestiga, who do you think you are, evil lady? You are just a concerned citizen. Your only role is to report to ombudsman sa mga graft and corruption, kung ganun. Pero, yung sasabihin mo magpapa-imbestiga ka, sino ka? You are not in a government official. Ha? Ang kapal mo, nagmamalaki ka kung kala mo kung sino ka. Isa ka lang langaw na nakatungtong sa kalabaw.